medical supply yun. Sarekto yun. Kasi kuha siya ng ano eh. May reseta siya para sa compression socks. Lalo lagi nananakit din yung mga tuhod niya tsaka binte. Baka pagtagal, pag okay yan, kukuha rin siguro ako na sa akin. Lalo pagka nakatayo ka ng maghapon, malaking bagay yung may ganyan. Kaya sa akin, dami ko ng varicose bandage dahil hindi ako nagsusuot. Sana noon pa. Noon ko pa sana naisip. So, ayan. Lapit lang naman, 17 minutes away lang sa bahay. Sobrang lamig. Mas mainit dito sa atin, minus 19 dito, minus 17. Dito na ba kagad yan? Back 9 yan. Di pa rito, ano? Next na yun. Naliligaw na naman siya, yun. Tagal na rito tumata. Hindi pa nalang kung ano ang hello, guys. Ayan, alam na. Nasa na naman kami. Walmart. Pumili siya ng pintura, eh. Para sa... doon sa laro ang pinapapinturahan sa kanya. Tapos yung galing kami sa tandem ka ngayon, unfortunately, hindi siya nakakuha. Kasi... hindi under ng ano to? Nung tandem yung Sun Life na insurance niya. So, kailangan namin humanap ng ibang medical supply para doon kami mag-ano. Tapos, kulang yung binigay sa kanya ng doctor na prescription. Kailangan may reason. Ang binigay lang is yung size. Pero walang reason. Kaya sabi niya, kailangan ibalik ulit. Kuha ng bago. Ito yung laruan. Wala yung Hot Wheels na premium. Ubus. Alin? Premium ba yan? Headphone collision daw. Guys, dito kami ngayon, papunta kami Center Street. Ito yung dati naming area nung nagre-rent pa lang kami. Punta kami sa ano. Kain muna kami, alauna na, hindi pa kami nagla-lunch. Dati kasi nagsara tong Pomay kasi nung nag-pandemic, nalugi. Eh, sinerch ko ngayon sa Google, nakalagay open. So, we'll see. Ano pangalan? Pomoy. Masa dito, Pomoy? Pomay. Pilipino na may-ari. So, kain muna kami. We'll see. Sana open nga talaga. Kasi masarap din yung pagkain nila ron eh. Eh, paano kung iba na... kaya lang malamang nagmahal yan, ano? O kung iba na yung nagluluto. Iba na yung mag-manage. Diyan natin malalaman yan. Yan, yan yung Tim Hortons na yan. Yan, diyan si Jones dati nag-work. Unang work niya. Ano pa na siya nun? Na grade 12 siya nun. Unang trabaho niya yan. Diyan din sila nagkakilala na Emma. Sa ito yung Center Street. Dito ang buto namin pag ganyan eh. Pag gustong kumain na malapit. Na medyo affordable din. Tsaka yan, ito, dito rin kami kumakain ng ano, bumibili ng Chinese na ano. Chinese sa pagkain nun.
Meron din dito ang meat shop na medyo mura. Pero cash, hindi ka pwede magbayad na ano, kailangan cash. Kaya pag wala ka dalang cash, isa pumunta ako dyan. But wala ka dalang cash, hindi ko alam na cash pala lang sila. Open ang adir. Yan. Yung China Palace na yun, dyan kami nag-ano ng Chinese na pagkain. Chinese dish. Tapos ito yung pomay, Vietnamese. Pomay. Oh my, oh my. Ayan guys, waiting nila kami doon sa grilled pork chop. For now, ito muna kami. Pa, special pa nila. Special ba yan? Na regular. Gusto mo regular? 50 cents ang difference. Diyan ka na sa special. 50 cents na? Ha. Lulo ko pala ngayon eh. Kaya na, para ano. Atin lang kami rito kasi yung may pork chop pa kami. Tingnan nyo yung bowl. Ang laki. Di ba? Higop na muna na sabaw. Sakto, mainit sa labas. Masarap magsabaw. Oo, na-miss namin. Ngayon lang kalim ngayon nakakain dito since umalis kami. Yan. Grilled pork with shredded pork at saka egg. Buti nagbukas ulit sila. And kanin kagad siya, ayun na mag-supo, hindi na pinansin yung pa. Sure, thank you. Oh yeah. Sarap din, kaya na. Yan. So yung special nila, merong ano, kumbaga combination na siya na may meatballs, may beef, may ox stripe. Oh, ayun, iwan na naman ito. Ayun. Ayun. So nga lang kinuha ko, ikaw talaga eh. Ito masarap kasi may shredded pork yan, tapos egg. Shredded pork, ano pa yun naman? Grilled pork chop, itlog. Saka ito masarap ng sausawa nila nito eh. Diba? Laki pa na serving. Pwede pa ito sa tatlong tao eh. Oo naman. Lalo kung meron ka ng ganyan, diba? Ayan guys, nandito kami sa Cross Island ngayon. Kinukompleto na namin yung mga pangregalo. So nabili na namin. Nabili na namin. Tapos na nakasalubong namin yung mag-asawa. Si Harleen at saka si Francis, nanonood daw sila. Kaya lang na, nahihiya sila, isama saan namin sa vlog. Nakaya yung mga babies. Kaya yung dalawang kids. Kaya maganda kasi nakakapamasyal dito ng ano, kaluwag, kasama yung mga bata. Oo. Tsaka maganda talaga pumunta pag weekdays. Hindi ganun karami ang ano. Pero guys, ngayon December, ang laki na ng tinaas. Last week lang kami nagpunta. Hindi pa ganun ang price 100. Eh. Yung biglang palo na eh. Napalo ka. Napalo siya, awak na eh. Ito, pagtingin ako eh. Pagtingin ng presyo, ang mahal eh. Pero, gulat pa ako eh, ha? Eh, magkano lang ito nung nakaraan ah? Binalik ko eh. Oh, bumili tayo ng araw nun eh. Oo. So, yun. So, yun. Pauwi na rin kami halos. Daan lang kami ng GameStop. Tapos, uwi na. Good morning, guys. Good morning. Chop, chop. Sisig. I-order kasi ko today. Ngayon yung marami kong order. Kaya nga na pa akong alas 6 gising. Siya 7 pa lang, gumising na rin eh. Sabi ko, aga-aga hindi matuloy. Hindi, start ko na rin yung pipintura ako, Mar. Eh, para sabi niya, na. Before Christmas daw eh. Kaya mo naman yun. Yeah. So, yun. Nag-start na rin ang pintura at saka luto. Mm. Habang pinatutuyo, chop-chop muna. Malamig na, sabi ko malamig na yung sisig. Time to chop-chop. Sa akin ayan, nakaluto na rin ako nung iba. Pansit, apritada, igado, at saka dinuguan. Tapos may in-order din na ano, spring roll na frozen, at saka spring roll na pinip. So ayan, dalawa order niya eh. Hello pa. Tinapito na.
Tapos beef broccoli. First batch, yun ang first batch. Ano oras yung second? So, alas dos. So, first batch, spring roll, beef broccoli, apretada, tsaka pansit. Ah, ito pa sa second pa to? Sa third pa yan, dear sisi. Ang pangalawa, lechong kawali, lumpiang Shanghai, chop suey, pansit. Ayan, kanda hulog na yung mga. Alin. Listahan ko. Baka may mawala. May mga kaligtaan. Gaya sa akin eh. Yung lumang listahan ako. Yun ang pinamili ko eh, no? Oo, last time natusan ko siya eh. Yan yung sa loob. Yung pala, may naitabi siya na binili niya nung nakaraan. Hindi niya tinapon. Gulat ako, ba't iba yung pinamili? Buti lang may pagkakahawig. May sumobra lang, tapos may kinulang na isa. Sabi ko, iba yung listahan mo eh. Iba ba? Halos magkapareho kasi eh. Ah, same date. Kailangan may date pa. Kaya sabi ko, text na lang ba yun eh. Gusto mo yung text. Basic siya sa, oh. Mahirap naman kasi pagka, ano, lalo pag nasa work ako, hindi naman ako basta makasagot ng telepono din. Bakit? Bakit? Siyempre, nagtatrabaho. Hindi, nagawa mo doon. Kasi ito na, gagawin ko. Sasayaw. Mag-iinom. Ipag-tsikahan ka lang yata. Kahit bit-biting gitara, maupo ka. Pag-trabaho ko, trabaho. Baka kailangan pa ng extra. Tandaan mo yun, ha? Tandaan mo yan. Ayan. Just let Jonas aalis. Si Jeremy naman manonood ng Clock 9. Clock 9. Tsaka si Inshallah. Nag-request off pa. Sabi ko nag-request off ka. Wala ka na naman pasok. Karagan talaga. Sabado kasi. So date sila. Magde-date itong si Jonas tsaka si Emma. Tapos si Inshallah tsaka si Jeremy naman mamaya. Kami date din. Tayo. After niya. Wala tayong date. Date na. Luto. Pintura. Movie date kami mamaya. Movie date. Pag may time. Ayan guys. Na-deliver na namin yung first batch. Hindi ko na na-i-vlog kasi nag-rush kami ni Jermaine. So habang wala ako, si hubby muna nag-prito. Tapos ito na yung second batch. Ayan. Lechong kawali. Natakpan ko na kasi. Pansit. Spring roll. Ayan. Spring roll. At saka yung... Ano ba to? Sweet and sour fish fillet. Tapos mamaya may deliver na malas 4. Yun yung third batch. So busy. Pero malapit na. Konti na lang. Inaantay ko lang yung pipick up. Tapos start na ako nung sa pangalawang... Ay, sa pangatlong batch. Umalis si Jermaine. Nakaalis na. Mag-aalas 2 pa lang agang umalis. Kakain daw muna sila ni Shala sa labas. Ayun, na-pick up na yung pagkain. Thank you po, Sis Lerma. Thank you. Ano eh, hindi na namin nasama sa vlog kasi nagmamadali. Tsaka kasama yung husband niya, tsaka yung anak niya. Cute na ako na. Cute eh. Katingin lang siya eh. Pero cute eh. Parang gusto mo na cute na anak. Lala na lang natin eh. Huwag ka naman, sa tama na yun. At least wala ka nang iisipin masyado. So yun, sobrang ano niya eh. Sobrang polite na. Tsaka talagang smiling face. Mabait na may kausap. Mararamdaman mo kasi sa tao pag unang meet mo pa lang ano eh. Itong... Yung mag-ansa pakamdam. Kagaya nung ano, nung pumunta rito yung nagpagawa sa akin ng mga laruan. Laruan? Kaya nabot sila isang oras sumahigit sa kwentuhan eh. Matagal eh. Matagal yung kaibigan niya, ginawa ko rin yung ano niya, yung Millennium Falcon. Pagkabigay, wala na. Nice na. Pero ito no, ang tagal. Tsaka talagang ginusto niya pumunta sa bahay kasi gusto niya tingnan yung mga gawa niya. So yung nagkakabala niya sa baba. Kaya tinawag ko, tira dito na kasi dami. Ano lang, so, lang mga kapasundot-sundot ng hiwa, prito, ayan. Tapos, delivery na. Buhat-buhat ng konti. Ayun. Kahit pa paano, patapos na. Isa na lang. Ganun talaga ang, na lang. Ano, ang buhay. Kailangan magtulungan, lalo na rito. Kasi wala. Okay, wala man tayo, batay-tayo lang. Wala kang kamag-anak. May nag-comment sa'yo. Nga sa atin eh. Nalimutan ko lang yung pangalan. Sabi niya, close na close talaga kayong dalawa eh, no? Sino? Ngayon lang? Sa nakaraang vlog. Late na siya nakapag-comment ka, parang na-reply ako 2 days after. Sabi niya, magkasundo kayo. Sabi niya, ano, love can move mountains ba? Parang ganun. Wala, dalawa lang talaga kami, lalo ngayon, malalaki na yung mga bata. Kahit yung mga bata, si Jonah, si Jermaine,
talagang yan, aalis. Pero bago umalis yan, oh, ayusin nyo muna to. Ah, ganito muna. Ligpit-ligpit muna sila. Napapatulong, kumbaga. Tulong muna, hindi yung basta layas na lang. Sa agad, ganyan. Tsaka si Jonas, tatanong muna yung mami, marami ka bang order? Minsan ay nakancel nun yung ano niya. Ngayon lang talaga hindi, kasi tagal nila hindi lumabas na Emma. So ngayon, ayaan ko na. Hindi na ako nagsabi na ano. Pero usually, tatanong yan, may order ka ba, mami? Pag marami, hindi na tumutuloy ng lakad yan. Kaya swerte na natin yung mga anak namin, kahit makalat sa bahay. Mababait naman. Yun ang ano, yun ang maganda rin eh. Na, kumbaga, na-train namin na ganun. How to train a dragon. Kailangan manood ganun. Baby dragon. May mga damulag dragon ha. Yeah. Tulung-tulungan lang naman talaga sa buhay, lalo na sa mga ganyang pagkakataon. Oh. Lalo pa magpapasko, syempre extra income din yun. Ah, hindi eh, syempre pagod din ako misa sa work, kaya yung misa kailangan ko ng sa grocery, dear, kulang, pabili naman ng ganito. Kasi hindi ko lahat nakakayanin kung ako lang mag-isa eh. Luto yan, prep, hanggat kaya ko, hindi naman nagpapatulong. Pero pagka nagsabi na ako patulong nito, alam na nila yun. Tsaka yung ano, yung kagaya ng papintura na yun, magkano rin yun, di ba? Magkano rin binayad nun. Laki-laki extra din yun. Extra din yun. Lalo pat, di ba, bumili kami ng ticket. So, ang laki. Laki ng babayaran. Eh, yeah. Ayaw ko namang matenga sa credit card yun. Hanggat maaari, mabayaran. Kasi, ka para ka rin, hindi naka-discount nun pagka inantay mong hulug-hulugan lang. Hulug-hulugan ng pakep. Kapra-kapras, oh. So, yun. Ganun talaga rito, lalo na dito sa Canada. Di ba? Kailangan talaga ng cooperation ng bawat isa. Kasi wala ka naman talaga asahan dito eh. Kundi yung mga sa mga ganyang pagkakataon. Hindi, pamilya. Ang tulungan. Pamilya. Yan. Tulungan lang talaga. Pamilya talaga. Kaya yung mga bago dito sa Canada, ayun, train nyo yung mga anak nyo rin na, kumbaga, huwag nyo kalimutan yung kultura natin sa Pilipinas, diba? Yung values, manners. Manners and respect sa mga elders. Kahit nandito na sila naglakihan or kahit alam nyong lumabas sila, makalubilo, meron talagang magkakaroon ng konting problema. Pero at least kung alam nila na, ay, mali ito. Hindi nila gagawin. Din naman kasi nila talaga. Kung baga, pag nasa labas sila, tiwala ka na alam mo yung desisyon nila, tama. Kaya minsan, ano nga eh, tough love. Tough love. Si Jermaine, medyo makulit pa nung uno eh, no? Parang medyo, ano, medyo nagkaroon din kami ng, ano nun eh, parang iringan eh. Ay, kasi ano si Jermaine eh, mabarkada, kumpara kay Jonas. Maraming barkada, kaya na, ano niya. Sabi ko, kung gusto mo ng barkada, at ayaw mo ng mga rules and regulation namin dito sa bahay, dalawang pintuan, pwedeng-pwede, di ba? Saka na-realize niya na ang sarap ng buhay nila nandito, meron silang magulang na nag-aalalay sa kanila. Pag-gising nila, may pagkain. Pag malamig yun, hinahatid ko pa. Pag wala akong pasok, kahit day off ako, at day off naman ako at malamig, kesa magbash at maglakad, hinahatid ko na yun. Ganun din naman si Jonas noon. Si Jonas, kasi bahay trabaho lang, ay bahay school lang talaga yun eh. Tsaka magic cards eh. Malapit kasi yung trabaho. Malapit pa kami noon doon sa ano eh. Ngayon kasi malayo na. Malayo si Jermaine. Kaya ayun. Yun. Natututo naman sila habang lumalang kasi nakikita nila yung ano eh, importansya ng mga sinasabi namin sa kanila. Sabi nga ni Jonas eh. Sabi niya, ba't ako alis eh? Sarap dito. Ano, pagising mo eh, pagkain ka. Although yung paligpit-ligpit lang ang gagawin nila, that's it. Utusan na sila ng ganito, ganyan. Kahit sa Jermaine, kita mo, sarap na ng ano niya kasi nabibili niya yung mga gusto niya dahil may trabaho. Hindi naman namin sila inuobliga na magbigay. Ang inaan namin sa kanila, maobliga sila na makaipon. Makaipon. Hanggat nasa amin sila, para pagdating ng panahon na ready na sila, may pambili sila ng bahay. Munting nga ma-scam si Jonas sa kotse. Yeah. Kasi si Jonas, ay lulukong nga yung kotse niya. Ayan. Nasunog na, nalata na. Malalata na eh. Na ano niya lang kaya minto muna. Upo muna tayo there. Malapit na ba isa? Last squad. Pang ano yan eh. Binablanch mo lang yan ano. Para malutok pa rin yung ano. Yung gulay niya. Gulay. Ayoko na sagi na gulay. So ayan. Upo muna tayo guys. Nablanch ko naman eh. Lunch na. Yun nga, yung tungkol doon sa kotse ni Jonas. Kasi
Bulok-bulok na yun. Nakakabuisit yung ano yung baterya eh. Tatanggalin mo ba yung gulong? Tapos pagkatanggal mo, merong parang compartment. Hindi, nasa harapan ng gulong. Oo. So, nandun na may parang compartment doon. May tatanggalin ka na cross na ganun. Bago tsaka mo mahuhugot yung battery. Eh, lobat na siya. Eh, gusto niya magpalit ng sasakyan. Gusto pero magpalit, oh. Gusto niya yung mura lang na sa marketplace. Oh, second hand na ayaw reliable. Ayaw niya, kasi alam naman niya, pinapangaralan siya na ang mahal. Saka ng interest rate niya yun. Kaya yun. Nakakit. So, yun nga. So, yun. So, madalit sabi. Na-recommend ko naman siya sa gumagawa ng kotse. Ah. So, naayos na. Kaya lang, na-scam. Muntik na siya ma-scam. Hindi na siya ma-scam. Kumbaga, nagtanong siya. Kasi too good to be true eh. Wag ka, ilan yung kilometer? Honda Civic na Civic. 2012 ba? 2011. 11? Ay, 2009. Tapos, 122,000 lang ang mileage. 1,800. Sabi ko ba, mura niya na. Hapang mura tapos ang finish. Ang ganda pa eh. Pag binenta ko yung deck ng magic cards ko, sobra-sobra pa eh. Kinocompete niya ako nga, mami. Sabi ko kasi, message mo. Message siya. Tagal nila, no? Nag-message dalawa. Email message. Tapos email. Tapos sabi namin, tanong mo, baka mami, rebuilt na yung status ng makina. Hindi naman daw eh, no? Hindi rin nagamit yata, parang gano'n. Hindi daw, kasi ano daw. Sa military. Ang salita, namatay daw ang asawa, hindi na daw kailangan. Sabi ko pa, naku Jonas, baka hunted yung sasakyan na yun. Tapos sabay, gusto niyang check, sabi na dala ka ng mekaniko pag chinek mo. Nung sinabi niya i-check, hindi na daw, ipapadala na lang daw dito sa bahay. Testingin daw niya for five days. Sabi ko, ba? Too good to be true yun ah. May ano rin naman ako kasi, syempre, nasa military, baka ako... Sabi, military daw, sabi. Baka ako, ano yun, medyo kampante siya, na military siya. Ay, ginawa ni Jonah, sabi namin, check mo mabuti. Okay din yan kung 5 days susubukan dito. Sabay na sinabi niya na meron kang ID, pahingi naman ng ID. Hindi na nagbigay, hindi na nag-reply. E paano, gusto nga magbayad gagawin siya, di ba? Kasi papadala rito, by eBay. Sabi niya, ha? Parang ipapadala ni Jonas yung bayad, papadala niya sa akin dito. Kalokohan, sabi niya, kalokohan. Kalokohan yun. Tapos yung ano, yung pangalan, puti. Oo. Tapos yung account na ipinahuhulog yata yung pera, Indiano. Oo. Tapos nung tinignan namin yung, tinignan ko yung ano, yung profile nung ano eh, nung puti na pangalan. Iba. Indiano din eh. So, hindi, binura niya kagad yung post niya sa ano eh, sa tapos marketplace na, eh. Dahil nga, ano siya, medyo may, meron na siyang possible na buyer, si Jonas. Eh, kaso nga, eh, medyo. Hindi, may mautak din naman yun, di ba? Pag ipascam yun. Hindi, bukod pa doon, sasabihin din sa ating kung anong maganda rin. Diba? Tsaka nang hingi talaga sa Jesus si Jonas, di yun yung basa-basa, ay, may pera ako, bilay ko nito. Wala na nga kaming pera, pati si Jonas, wala rin pera, madadali pa. Kaya sabi niya, tanong muna sa amin, kaya na papangaralan namin, o ganito, ganyan, tanong muna to. Sabi ko nga, punta natin, okay, magsama tayo ng mekaniko, kahit bayaran mong 100, 200, di ba? Okay lang yan. Eh wala, buti na lang. Buti sabi na Jonas, lang. Sayang, sabi niya, akala ko na, totoo. Hindi na nag-replay sa kanya eh, through email eh. Ay lang. Yun ang mga bagay na dapat ano yan. Kumbaga yung ano, laging aware tayo sa mga bagay-bagay na paglalaanan mo ng pera. Lalo na kung medyo malaki yung pera, 1,000 or hindi, kahit pa paano, kahit magkano yun. Kasi pinaghihirapan mo yun, pawis dugo mo yung puhunan mo dyan, tapos lulukohin ka lang ng ibang tao para makuha yung pera mo. Nakakaawa, lalo na yung mga pinapanood namin, yes, yung mga matatanda. Kasi sigurado may kakagat eh, lalo pag yung matatanda na hindi naman kabisado yung mga... Hindi, ang style nila, meron kang order na ganito, tapos na nag-ano kami, nagbigay kami ng ganito. Kaya lang, yung naibigay namin sa'yo, may pera. Tapos nagtataka sila kasi alam yung account nila, kompleto. Yun yung mahirap, lalo na matatanda kasi, syempre, doon na lang sila umaasa doon sa naipon nilang pera. Kasi tapos, dami ng scam ngayon. Sabi, dami tumatawag, mga kung ano number. Sabi na, hindi na namin sasagot basta-basta yung mga tawag, lalo kung alanganin. Tapos lalo na yung mga nagsasurvey dyan. Kami, ako, lagi ako tinatawagan, sa survey daw siya na ATV. Ang galing niya,
Mano, fluent talaga sa English, hindi mo na ibang lahi. Isang sa hirap ng maniwala, kahit sabihin mong totoo na may survey pala sila, much better, pumunta ka na lang sa mismo banko. Tsaka, bakit ka mag-survey, tatanungin mo yung, ano, yung account number or tsaka yung information. Alas 8 ng gabi. Alam na nila yon kasi nag-work ka nga sa banko, eh. Di, alam mo kung sino yung tinatawagan mo. Hindi na lang basta tatawag ka. O, ATB to, ganyan-ganyan. Kaya hindi na kami sa niwala sa ganun. Hindi, malabo yun. Kaya ingat-ingat lang din kayo sa mga scammers. Mga, marami siya, maraming ganun. Lalo na nung magpapasko. Ang pandemic, kamo. Parang daming walang trabaho kasi. Kaya ingat-ingat lang sa scam. Scumbags. Marami yan. Yeah. So, paano na? Ako'y tuloy ko ng aking huling order. At tapusin niya na at ako'y... Limang potahe yun. Actually, tapos naman na yung isa na lang. Ano na ba yun? Natasa, sisig. Enela yung kare-kare. Dinuguan, igado, tapos na sisig, tapos na kaldereta, tapos na sweet and sour, tapos na... Ano pala? Kare-kare na lang. Yeah. Paano guys? Paalam na rin kami. Thank you. Salamat sa pagkinig. Maraming salamat po sa mga umu-order lagi sa kanya. Natuwa nga kay Sis Larma. First time niya kaming namit, nanonood siya eh. Since nung nandun pa pala tayo sa apartment. Tawa nga ako. Ang ganda mo pala sa personal. Kaya naman ako bigla. So, paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.